in. Action. Kumusta kayo? Okay. Ah, sige. Ako naman, medyo
ako. Hindi ko alam, nafe-feel ko ngayon. No, hindi ko alam. Daming nangyayari sa school, ganun. Maraming ganap. Kaya, medyo lutang. Lutang sa mga oras na to. Pero kayo po, ano po bang anong feeling? Ako muna. Sige na. Ako ano, excited kasi bumabalik na ulit yung eksena. Mm. Yun yung na-miss ko eh. I really feed off, kumbaga, live performances eh. So, ngayon na nakikita kong, actually kahit hindi ako nagpa-perform eh, just seeing photos, IG stories, videos ng mga kapwa ko artist na may show sila, nagpo-promote sila, it gets me going as well. I don't know if that makes sense. Yung kahit di ka kasama, pero ay, hala, nandun sila sa gantong mall, nandun sila sa gantong bar. Yun yung sa ngayon, kina-excite ko talaga ngayon. Na, ayan na, pabukas na ulit yung, kumbaga yung live shows. Ikaw ba? Ako, siguro puro labas na ng bahay. Ganun. Tapos, trip ko ngayon kumain, tsaka uminom. Tsaka magpahinga lang na magpahinga. Inom like hydration ba yan? Or parehas. Yung may masarap na... Actually, parang gusto ko rin yan. Sarap, di ba? Ako, matatry ko na. Subukan ko po. Itatry ko na. Ilta ko na ba ulit? Magna 19 po. 18 ka ngayon? Pero so, bukas 19 na. Bukas po 19. So, pwede na. Pwede na po. Birthday. Thank you, thank you. Birthday. So, bukas pwede. Ilang birthday mo, ikaw yung unang magtatanong daw. Sige po. Dahil po dyan. Oh, sige, sige, sige. Hindi, ano, may tanong po kay Unique. Kasi, di ba... Sa akin, wala. Hindi, joke lang. Hindi, hindi. Tuloy mo. Kasi 2 years tayong, ano, di ba, nasa pandemic. So, parang ang nangyari, kailangan nating mag-quarantine, ganun. Kailangan nating mag-isolate lahat. So, kamusta yung parang... Kasi 'di ba artist ka? Kamusta yung parang artist, proseso? Oo, ay ikaw din ko. Oo, syempre. Ano po? Parang kamusta yung proseso mo ng pagsulat ganun or parang may nagbago ba ganun or ganun pa rin ba siya? Yun. Sa akin dahil sa ano, sa tagal ng oras na walang ginagawa, nasa bahay lang. Para mas naging klaro ako sa mga gusto kong gawin. Mas nalaman ko yung gusto kong sabihin. Kasi, yan nga, isolated ako lagi. So, ganun. So, parang medyo nag-improve naman siya. Tsaka kasi parang, ano din eh, parang nung quarantine, kasi parang may oras kang pakinggan yung sarili mo. So, parang naiintindihan mo rin yung sarili mo, ganun. May nangyayaring growth, ganun. Growth! Grabe, the term, big word. Sana ako may growth din sa... Anyway, ikaw, ano bang ano sa'yo sa quarantine, nung quarantine? Ano po, first time kong ma-experience yung burnout. Kanta ni ano yan? Hindi, parang ibang... Hindi siya kanta. Okay lang. Pag-ulayin po. Pero ano, legit, first time ko ma-experience yung burnout. Tapos sobrang tagal. Tapos parang kinabahan ako, sabi ko, ano nangyayari? Bakit ganito? Parang wala akong mas... Sinusubukan akong magsulat. Pero walang nangyayari, ganun. Parang walang kakapiga mo sa utak mo. Yeah. So, tuyong-tuyo na siya. Tapos wala ka nang mailabas, ganun. Pero... Nung medyo nag-ano na ngayon, di ba medyo nag-loosen up na lahat, ganun. Ayun, medyo nag-ano naman na siya. Bumabalik na ulit yung mga ideas, ganun. Nakakapagsulat na ulit. Yeah. Ganun. Ako same, actually. Pareho. Pareho. Nung, paano ba? Nung simula ng, para kasing ang insensitive pag na-excite ka nung quarantine, eh, no? So I don't really want to say na na-excite. Parang, as a creative, nagkaroon ako ng, uy, paano kaya magsulat ng hindi, alam mo yun, confined ka lang dun sa room. Pero, ako na experience ko, I don't know if a lot of artists out there would be, kumbaga makaka-relate din. Pero, sabi ko kanina sa songwriting ko, nakaka-feed off talaga ako sa live performances. Eh. Pag nagsusulat ako, iniisip ko na agad kung paano yung tunog niya sa life. Ewan ko kung gano'n pa kayo magsulat. It's. Diba? Yung parang, okay, gagawin kong ganito yung bridge para pag live, maghihiyawan yung mga tao. Yes, yes. So, nawalan ako ng access sa ganung yung real-time feedback na, tutugtugin ko to live, itong bago kong kanta, itatry out ko siya sa crowd. Nawalan ako ng ganun. So, sa 2 years na pandemic, halos wala akong nasulat. So,
nag-focus ako sa ibang bagay muna para makasulat, not just songwriting, nag-exercise ako, yes. Wow. But anyway, nag-focus ako dun sa ano, sa, kasi hindi ako nagtatagumpay dahil I really needed the live performance thing, kumbaga, ng live shows to create. Yun yung struggle ko. So, nag-focus ako sa ibang things. Ikaw ba? Kayo ba? So, kumbaga, saang things kayo nagkanta na? Ganda ng segue ko. Saang things kayo nag-focus? Iba pa. Ibang... Ako sa, bukod sa music, ano talaga eh. Kasi parehas tayo na parang 2 years na sobrang walang masulat. Yeah. So, ang ginawa ko, para rin mag-cope, habang yun, na-isolate sa bahay, parang, yun, nag-paint ako, ganun. Tapos, nag-try din ako ng meditation. Ganun. So, nakatulong naman siya sa akin kasi mas nakilala ko rin yung sarili ko dun. Kasi parang, nag-reflect lang ako, nag-reflect sa sarili. Tapos, yun, pag nag-meditate ako or pag nag-paint ako, na-relax ako eh. Kasi, parang, nakakabalo sa bahay yung araw-araw. Parang cycle lang yun ang nangyayari. So, parang, kahit yung ginagawa ko na cycle yun, parang, hindi ko na alam sinasabi ko. Pero yun. Yeah. Nagpunta ako sa exhibit niya. Kasi may exhibit siya, yung Oblivion. Yun. Nagpunta ka rin nun, nagpunta rin ni Kuya Aaron. Pero sa last day. Ako kasi first day ako, tapos kayo last day ata. Last day ba ako nagpunta? Last day ka nagpunta. Ay, congrats sa... Ay, salamat. Yes. Sobrang sa exhibit. So, yun. Nakatulong din yung painting sa akin para mag-cope. Dahil hindi nga ako makasulat. Tapos after nun, parang nanawa rin ako. Balik ako sa music. Parang, sarap ulit gumawa ng music. So, yan. Tila naglalaro tayo ng tago-taguan o di kaya'y parang sumisit sa
isang panaginip lang. Pasalamat kay Bathala, landas natin pinagtamahan, magkadaw pang palat. Sintay kay aking inahangad, hindi ko inakala, hindi makapaniwala na para bang ito'y isang panaginip lang. Pasalamat kay Bathala, landas natin pinagtama, magkadaw pang pala. Sintay kaya So speaking sa pag-cope up, actually yung album mo na pangalan. Pangalan. Yeah, pangalan. Isa yun sa mga gusto kong songs yung Huwag Ka Sanang Magagalit. Na nagalit ako, hindi, joke lang. So explain mo naman bro, kumbaga, in terms of coping up, kumbaga, paano mo siya yung thought process mo, kumbaga, nasulat. Ano kasi yun, parang nasulat ko siya, parang letter ko siya sa lahat ng tao. Kasi parang hindi nila ako mag-gets na kapag tahimik lang ako, parang nami-misinterpret nila ako. Eh, doon ba yan? Walang sinasabi. Hindi marunong makisama. Pero, hindi lang talaga ako sinay sa tao. So, ganun. So, parang open letter siya. So, Papel, paano mo nasulat yung Taguan sa Maliwanag na Buwan? Ano po? Nasulat ko kasi siya. Kasi gusto kong malaman ko ano yung feeling ng pagsusulat ng love song. Kasi wala pa akong idea kung paano magsulat ng love song. Kaya, ayun. Tinry ko lang siya. Ano, kung ano bang paano ba yung gagawin kong atake ganun? Paano ba yung gagawin kong storytelling sa ano sa song? Actually, medyo napaproud ako sa song na yun kasi hindi ko inexpect na maging ganun kaganda nga siya. Paano po yung naging parang ano niyo doon? Process ng pagsusulat niyo kasi parang tagos na tagos sa ano eh, sa heart eh. Yung Punas Luha, ano siya? Actually it's nung sinisimulan ko siya, it's a song for myself muna. Feeling ko naman tayong mga artist, nagsusulat tayo para sa sarili lang muna natin. Diba? So sinulat ko siya para sa sarili ko. Tapos, nung tinatapos ko yung song, I realized na, yung song kasi parang it's about comfort. Eh. Pupunasan ko ang luha mo. It's very cheesy and I intentionally wrote it that way. Na make it as cheesy as possible, make it as romantic as possible. Kasi we don't really say it to other people anymore, even to our loved ones. Kahit sa mga pamilya natin, na, di ba? Oh, nandito lang ako, pakikinggan ko lang yung... You get what I mean? Pakikinggan kita, pag may problema ko. We don't really say it even to the ones we love.
So I wrote the song, kumbaga, for everyone to have that. Na kung walang nagsasabi sa'yo ng ganun, kung walang nakikinig sa'yo, or kung walang nakakapagparamdam sa'yo na they're always there, maybe the song would be there. It's an attempt. Sana. It's an attempt. So unique yung sino, paano mo naman nasulat? Parang nagkaroon ako yung idea na parang gumawa ng love song about sa paghahanap ng tunay na love, ganun. Parang ganun siya. Tapos, parang yung POV niya, yung tao, sobrang juicy niya sa mga tao. Tapos hanggat sa hindi niya na mahanap kung totoo ba talaga o ganyan. Ganun. So, yun siya. So, parang medyo, ano ba siya? Parang pusong bato yung, ano, yung POV nung kanta. Ano yung parang pinapakinggan yung song pag walang tao, ganun? Parang kayo, halimbawa, nasa ano lang, walang tao sa bahay, ganun. Tapos ano yung pinapakinggan yung song na hindi aakalain ng mga tao na pinapakinggan nyo? Ako, ano yun? Sweet Escape ni Gwen, sino yun? Basta yun. Kung alam niya yun, yan yung pinapakinggan mo. Oh, Blackpink. Ha? Blackpink? Blackpink. Sobrang supporter ako ng Blackpink. Ay, di ba crush niyo po si, ano, si Jenny? Girlfriend ko siya. Ay, di lang yan. Ay, wait. Di ko pa ina-announce, pero. Pero kailan niya po i-announce? Soon. Ako po, ano, Doja Cat po. Yung matanda. Yeah, TikTok. Okay, siya po yan. Pero magaling po kasi talaga siya. Ganun. Kaya ano na noong una, naano po ako, sabi ko, ano, sino ba to? Sino ba tong Doja Cat? Sikat na sikat, ganyan. Tapos pinakinggan ko po yung mga kanta niya sa, ano, ayun, na ano naman, parang nahila niya ako eh. So, ano po yan. In terms of ano naman, wala. Kabisado ko ang hulma ng iyong mukha kaya't alam kong may problema dinadala pagtakbo mo lumapit ka, pakikinggan kita. Ikwento mo sa aking tahanan, tumahan ka. Kahit di mo sabihin, kahit huwag mong aminin, damdamin mo'y nararamdaman ko rin. Nandito ako sa'yo tabi, pupunasan. Dito ako sa'yo, tabi, pupunasan ko ang mga luha. Nakikita ko ang iyong mga matang
pilit na nagkukunwari. Kahit wag mong sabihin, kahit wag mong aminin, damdamin mo'y nararamdaman ko rin. Dito ako sa'yo tabi, pupunasan, pupunasan. Nandito ako sa'yo tabi, pupunasan, pupunasan ko ang mga luha mo, ang mga luha. In terms of ano naman, wala lang. Kumbaga yung artists na you think shaped your sound. Mm. Ako, pag may mga nakakausap talaga akong musikero, tinatanong ko yung artist na feeling mong malaki yung impluensya sa'yo. Kung ano yung tunog mo ngayon. Para magigets ko pag sinabi lang itong artist. Ah, okay. Alam ko na yung trip na itong tao to. Akin talaga, pinaka nag-shape sa akin, pinaka-influence ko siya. The Beatles talaga eh. Kahit simula nung bata pa. Yeah. Parang isang beses. May pinanood na lang sa akin yung airpot ko na isang, hindi ko alam kung movie yun o docu. Parang Hard Day's Night na. Tapos puro sila. Tapos parang ilang beses ko na lang siya pinapakinggan. Ilang beses ko rin siya pinapanood. Tapos yun na, kinalakihan ko na siya. Hanggang sa, hindi na siya naalis sa akin. Tapos habang tumatanda, mas na-appreciate ko siya kasi. Parang, ang dami rin nila nagagawa na nakakaiba nung panahon na yun, oh. 60s, sobra. Tapos yun. So, yun. Muni-muni tsaka Bullet Dumas. Yun. Yeah. Yun talaga nag-ano. Ah, medyo sa, ano, yung mga recent lang. Oo, oo, oo. Ah, pero yung, ano, yung, pero yung dati po,
Ano? Hindi, kahit ano naman. Wala namang mali sa'yo. Pero mali yun. Ah, pero mali ba? Hindi, pero ano kasi, iba kasi yung, hindi kasi ako dati nakikinig ng, ano, ng parang yung mga muni-munigan mga dridis, ibang iba yung mga ibang parang OPM bands ganun. Parang ano lang ako nung mga bandang 2018 lang ako nakinig sa kanila ganun. Pero yung talagang pinapakinggan ko, Regine Velasquez ganun. Tsaka po mga ano, mga Sara ganun, Forever's Nothing na. Yeah. Sa iyo. Ganun. Nakalista na, no? Pag may video. Pabindot nga, oh. Shoot ng lima, ganun. Ako, ang hardcore na may isip ko talagang nag-shape na tunog ko, Mayor tsaka Mraz talaga. Eh, grabe. Oh. Mayor, Mraz. Okay. Tapos, syempre, yung mga dati-dati pa influence ng mga ng tatay ko, ng uncles ko. Earth, Wind, and Fire, Michael Jackson. Mm-hmm. Horns, kaya nahilig din akong maglagay ng horns eh. Na yun. Ta-da-da-da-da. Voltage 5 ba yun? Voltage 5. Pati yung favorite cartoon. Magkano, 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 mag
Yung tanong ko pala, yung di ba nag-collab kayo sa isang kanta pala? Yeah. So, paano nag-start yun? Ikaw ba ako? Ano, nag-message kasi si Kuya Earl sa akin nun sa Messenger. Sabi niya, ano mong papel? Sabi mag-collab tayo. Tapos ako nagulat ako. Sabi ko, ha? Makikipag-collab si Kuya Earl? Nagulat ako kasi, syempre, ano eh, dati tinitingala ko na. Tapos ngayon, makikipag-collab, di ba? Ganun, napaka-weird ng life. Tapos, napaka-weirdo po talaga ng life, grabe. Hindi ko alam paano nangyari lahat nun. Pero yun, ano, tapos yun, sabi ko po, sige, collab po tayo, ganyan. Tapos, ano po bang tapos na? Wait, ano ba na? Hindi, the song is called Magkano Ka Naluwa. So, it's basically asking a question dun sa listener na yung halaga ng kaluluwa mo, meaning your principles, yung paniniwala mo sa buhay, may halaga ba yon, mabibili ba yon? Kasagsagan to ng pandemic eh, yung mga maraming kalagitan. Issues. 2020. Maraming issues na, marami tayong naririnig. Ayoko magsabi specific na issue, pero marami tayong naririnig, kumbaga na ingay sa mundo, na mapapatanong ka na lang kung, nari, may nakita ka sa news, certain politician, certain powerful people na kano kaya kaluluwa nito. Nung sinusulat ko siya, naririnig ko agad yung boses ni Papel for some reason. Grabe. Parang bagay to kay Papel, bagay to kay Papel. So, ang isa pang interesting dito, remote recording siya. Kaya nga kanina, nakita kami for the first time. Di pa namin napaperform yung song together. Talaga. So, first time lang. Collab talaga siya na digital collab. Ang saya kasi na-break ko yung ano ka nun eh, na hindi ako nakakapagsulat. Diba? So, thank you, Papel, for saying yes. Thank you din po. Dun sa project. And sa mga nakapakinig and makikinig pa lang. Sana mapatanong din sila. Yun naman eh. I mean, as artist, I guess, yun naman yung kumbaga, gusto natin mangyari to voice a question or realization. Yun lang naman yung... Tsaka ano po, share ko lang po, grabe naging proseso ng recording kasi magkahiwalay. Kasi nasa sariling bahay lang. Tapos talaga pinagsasagaan namin, oh, send ng ano, okay na ba to? Ay, hindi, sige, ano, iulitin natin yung sa vocals lang, ganyan, konti. Tapos yung ano, basta ang daming nangyari, grabe. Hindi namin in-expect na magiging posible yung collaboration kahit hindi magkasama, ganun. Parang, ano, yun, basta, grabe. Sobrang. Mahiwagang, ano lang, Google Drive. Mag-yes. Mahiwagang Google Drive ang nangyari. Tapos, pati yung pag-design nung single art na digital natin siya kinulab ko nung itsura. Kasi siya, ano. Oh, parang kumbaga, anong magiging itsura nung single art sa Spotify and everywhere. So, siyempre importante sa atin yun na kumbaga yung branding mo, yung itsura mo, ganyan, kung paano mo pinapoise yung sarili. Ganda na naman ang singa. Anyway. Ako, feeling ko po, may malaking influence din yung fashion sa music. Kasi, syempre, halimbawa ako, so usually, yung mga songs ko kasi, parang medyo, ano siya, medyo, hindi ko alam, dark ba? Hindi ko alam, pero basta parang may certain topic siya na tinatouch, ganun. So, parang, yun, madalas sa ano din, madalas sa mga sinusuot ko, parang black din, ganun. So, parang nagre-reflect dun ko ano yung, parang doon, nagre-reflect yung character ko doon sa sinusuot ko, ganun. Parang yun, ganun siya. Pero sa parang ganun din siya sa akin. Same kung ano yung tunog ng mga kanta ko. Ganun din yung nagiging itsura ko. Halimbawa, pag yung mga minimal kong kanta, so nagiging minimal din yung suot ko. So, yun, ganun siya. So, parang magkakonekta talaga sila. Parang hindi sila pwede magkahiwalay. Parang na-relate na rin, kumbaga, sa painting and all. Well, ang music, visual talaga siya. Kumbaga, may direct video nga, may visualizers nga tayo. So, ako din, I agree. Yun siya rin. Yeah, yun sa 2 years na walang shows, walang interact, pag-i-interact, hindi ko mahanap yung word, with your listeners, I think, us as songwriters, we really mas nag-put ng stronghold yung songwriting and creating to get us through. Kasi minsan nagiging, para sa akin lang, minsan nagiging cliche siya eh, na grabe, art saved me.
Pero ito, lahat tayo, it's the ultimate leveler, kumbaga. Na lahat di makalabas, may pera o wala, may pinag-aralan o wala. Lahat, di, lahat tayo nandyan lang sa isang lugar. So, we, yun yung art na dun siya pumasok para sa akin, ng 2 years na to. Na, okay, kung wala ka ng panghahawakan or kung wala. Sounds so cheesy, no? Mm-hmm. Pag wala ka ng panghahawakan, well, you don't know what, we didn't even know what to, what questions to ask, I guess. Diba? Parang, next? Ano na mangyayaring next? Parang ganun. Yun. Yun yung music for the past 2 years. It, di lang music, ah. Every form of art, art even ha? Films and series in streaming platforms. Yeah. Kayo? Oh, bo. Parang feeling ko parang sobrang nakatulong nga yung art. Eh, tama ba yung sinasabi ko? Pero yun, parang ano, sobrang naging malaking tulong yung art sa loob ng 2 taon na pagkakakulong natin. Kasi parang yun na lang yung pwede nating matakbuhan. Bukod sa mga, ano, di ba, sa family naman kasi kasama naman natin sila. Pero yun, ano, pwede natin silang, pwede nating matakbuhan yung art. Ganun. Yeah. Yeah. Tama naman yun. Kasi ganun din yung nangyari sa akin. So, sobrang nakakapraning yung 2 years na yun. Parang, di mo talaga alam yung gagawin. So, parang, bilang artist, ano pa nga bang gagawin mo? So, yun. Eh lang yung nagsisave sa atin talaga. So, sana, bumabalik na sa dati. So, sana magtuloy-tuloy lang siya ulit. Yeah. Sana, maging masaya ulit lahat ng tao. Sana, makapag-perform na ulit. Makapag-perform na ulit. Ng gigs. Yun din eh, makanood ng gigs. Saka makadiscover ng mga bagong artists. Yun, ang daming artists na nagsisulputan ngayon. Mm. So, supportahan natin sila. Tayong dalawa'y
habang buhay.